Yun, so maganda nga po mga katropa. So meron tayo dito ngayon, yung jeep natin. ibinaba yung kanyang makina dahil sa pag-aakalang sira ang kanyang sigunyal. So kinonfirm natin yan. Doon nandito na lahat. Maghapon namin ibinaba. So ang kwento nito, umaandar daw, nag-yosi lang yung driver, no, na namili, tapos ipinag sa gilid. And then nung papandarin na, hirap, nagkakrank naman pero hirap siyang umandar. Tapos ayaw na umandar nung kanyang starter. So chinek ko, tunay nga ayaw umandar dahil ayaw umikot ng pulley ito. Yan, nailabas ko na nga injection pump, natinignan ko na yung mga gear kung may nabungi. So ayaw umandar, so okay. Bumalik ako dun sa history nung dating sira nito, which is yung injection pump. Kaya walang injection pump yun. Tignan natin yung injection pump dito. Ayan. So, tinabi ko yung injection pump dito sa likod. Ayan, puro kalas-kalas. Ayan, mga starter, air cleaner, radiator. So, ito yung injection pump niya. Which is medyo masakit nung nasira to dahil nasira yung sigunyal nito. At possible na masira ulit. So, ito yung una kong chinek. So, tinanggal ko to. Nung pagkatanggal ko, umiikot naman, so good, hindi siya naputol. Tapos, ibig sabihin, wala dito. Yung starter din, dahil ayaw umiikot nga nung pulley, yung starter din, hindi niya kaya ikutin yung makina. So, chinek ko din yung starter, which is good naman, dinirect ako to sa battery, umiikot. So, okay na tayo doon. Good starter, good injection pump, sa transmission. So, sa transmission naman, baba tayo. Sa transmission naman, tinanggal ko yung propeller. Yan, nakatanggal yung propeller. Ito pa nga yung ano niya, yung rotor niya, yung drum. Tanggal yung propeller. Sabay ikot, so umiikot siya. Ibig sabihin walang tumutukod. So ngayon nakalabas yung kanyang handbrake mechanism doon sa kabila. So lipat tayo para mas maganda. So ganun yung troubleshooting, isa-isa. Ang nakakatawa doon, yung nagimpita kami ng mekaniko, hindi ganun yung banat niya. So ganyan. Ganito yung troubleshoot ko. So nakalabas yung kanyang handbrake ngayon. Ayan. So umiikot 'yan. So good yung transmission, walang kumakalang kasi talagang kalang. Kumalang yung talagang inaanap ko sakit dito. So inisa-isa kong kinonfirm 'yan. Ito rin yung kanyang cambio, although ito medyo bulok-bulukan ha. Ay kumikita pa rin ng pera ito, no? So good si injection pump, si good si starter, si good si transmission. So naiwan na lang dito. Either may nasirang camshaft o crankshaft o balbula na tumukod. So ito na, binaba na. Actually pagkababa pa nito, nagtawag pa kami ng mekaniko tapos pina-estimate. Napilitan lang akong binaba yan ngayon. So kahapon na isa, Lunes pala, so last week. So last week, sabi niya, ang kwento niyan, ibababa yung makina kasi dumikit yung crankshaft. Dahil hindi na si change oil, so imposible naman dahil may change oil lagi ito. So nagduda ako dahil hindi mo niya naikot, hindi naman niya tinignan. Talagang zero, hindi niya talaga kinapa. Sabi niya, ganyan, nagtanong-tanong lang siya, ano siya, doktor, parang doktor. Dumedepende sa statistics. So, mahina yung klaseng troubleshooting yung ganun, ayaw ko yung ganun. So, ang sabi niya, so, sinilip niya dyan yung makina. Sabi niya, ibaba natin to. So, general overhaul. So, magkano labor nun? 8,000. 8,000 ang ending, pero ang unang banat niya ay 9,000. So, sabi ko, nakalas na yung injection pump, nakalas na yung starter, nakalas na yung sa harap, yung flywheel, ay yung pulley, nakalas na pati yung cover, timing chain cover, timing gear cover. So bawas niya naman, kaya yun, nagka-igyan kami sa 8,000. So tinanong ko na din pati magkano abutin ko hanggang sa pesa, hanggang sa machine shop. So ang estimate niya ay 40,000. Wow, 40,000. 40,000 tinignan lang niya. Tuloy ayaw ko yung mekaniko din naman na kasi ako, kaya ayaw ko yung ganun. Nagtawag lang ako ng mekaniko. Mekaniko ako dati bago ako naging. Yan.
Dahil talaga, talir yung talir ang talagang business namin. So, shoutout. Shoutout sa aking, sa aming bunso. Yan. Yan yung aming Hall of Fame. Although, tipas-tipas na siya. Tagpi-tagpi. Hall of Fame namin yan. So, maisingit na nga rin yung mga kwento ng mga kwento namin dito. So, ayan, ako. Ito, bunso. Tapos ito yung pangalawa namin. Maisingit ko na rin. Ito yung bagong bunso namin. Shout out. So, kompleto na. Kompleto na yung pangarap ng aming mga magulang. So, thank you sa kanila. Napaka-buti nilang mga magulang. So, balik tayo dito. So, ayoko yung ganong troubleshooting. Yung nagsasabi ka na, hindi mo pa nakikita paano siya bambantot kung tawagin namin. So ngayon binaba namin yan, nagtawag ako ng pinsan ko. Sabi ko bibigyan ko na lang siya ng pangyosi. So extra labor. Yan. Although advantage ko kasi meron kaming chain block. Yan, tapos yung mga torque wrench, tapos yung mga tools, yan lahat, pati body liner. Yan, nandiyan lahat. So advantage ko yan. So pagkatanggal namin, ito na. Pagkatanggal namin, umikot. Umikot ang kanyang flywheel. Yun, umikot ang kanyang flywheel. So, ayos. Yun yung mga sapatos ko, hindi ako makabili-bili. Tapos, sisigilin ako ng 40 mil. Sisigilin ako ng 9,000 labor. Although, ang sabi ko naman, check nyo muna yung flywheel. Baka may kumalang. Kumalang. So, totoo nga, mga kaibigan. Eto, may nakakalang. Kaya pagtanggal na pagtanggal, ito, nakapatong doon sa may bell housing. So, nandiyan, akala ko dahon lang. Tapos, kinapa ko, dahil umikot yung kanyang flywheel, yung kanyang pressure plate, pagkakapa ko, ito, totoo nga yung aking nala. So, mayroong bakal na natanggal. Hindi ko alam kung saan nanggaling to. Buo naman yung fork. Buo naman yung fork. Buo din yung release bearing niya, although kailangan na palitan yung release bearing. So, ito na lang, yung pressure plate, yung kailangan natin buksan. So, laking tipid, laking tipid. Inilanan ko lang siya ng time dahil wala akong time nung mga panahon na nagtawag ako ng mekaniko. Pero ayoko yung ganong approach, yung magsasabi siya, kagad ng pressure, hindi naman niya tinignan, hindi naman niya kinapa. So, ito na, mahaba yung video ko, mga kaibigan. Ito, ang problema ko na lang, saan natin nahanapin to? Kasi possible, possible, habang tumatakbo siya, natapunan lang siya ng bakal. So, natapunan na ito ng bakal. Dahil wala naman, intact naman yung mga nandyan eh. Bubuksan ko yan para ma-confirm. Ito, maaring tumilapon to dahil nakabukas. Nakabukas yung bell housing niya doon sa bandang ilalim. Maaring kumalang to, natapunan. Nakalsada. Ito, intact na intact. Although, tinuloy ko na ibinaba dahil may mga naglilik dito. Tatapusin ko na yung mga naglilik para mawalan na ako ng sakit ng ulo. So, yan mga katropa, no, kapag medyo diskumpiyado kayo sa mekaniko na nakuha nyo, mga troubleshooting ala bambantot, yan, magpa-second opinion kayo. Although, ako, tinuloy ko na yan. So, nandyan eh, naituloy ko na. Tuloy ko na rin kasi para makalas-kalas ko na yan. Ito na rin yung hinihintay kong time para matanggal ko yung mga nagtatagas na yan dahil malakas kumain ng langis. Yan. So, thank you sa panonood, mga tropa. Mabuhay kayo at mag-share kayo ng video natin sa ibang mga tropa nyo din. Kung may mga opinion kayo, sure, okay lang, mag-comment kayo dyan para tayo magsama-sama at masagot ko din yung mga comment nyo, mga tropa. So, salamat sa panonood at mabuhay kayo.